Isang approve na approve na gabi po sa inyo lahat mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at inaanyayahan ko kayo muli na samahan niyo po kami at tulungan kaming tulungan kayo. Sama-sama natin tuklasin ang mga programa, palatuntunan at mga proyekto ng gobyerno, maging ng mga pribadong sektor at organisasyon na sadyang ginawa po naman para sa ating kapakinabangan. Nais naman namin na ibahagi po ninyo ang reaksyon, session at opinion sa ating email at fanpage na naka-flash ngayon sa iyong mga screen. Pakilawak na kaibigan dahil ito ay palatuntunan para sa inyo. Dito walang alinlangan dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Ito ang approve, gawin natin to. Serbisyo publiko, tutugunan. Mga problema, aaksyonan. Usapang napapanahon, tatalakayin ngayon. Na paano ay hindi naman maapektuhan ang Maynila sa Kabuuan? Tugon. Aksyon. Ngayon. Ito ang Responde. Mapapanood tuwing Miyerkules, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Maaari kayong magpadala ng cellphone video kaugnay na inyong reklamo sa aming tanggapan sa number 25 Central Avenue, Culiat, Quezon City, mula Lunes hanggang Biyernes. Bumaba ka na. Dapat nagpahatid ka na. Baka mamaya magkasakit ka pa sa... Ano bang ginagawa mo? Alam ba ninyong lahat ng mga bala na kailangan ng ating armed forces ay dito sa Pilipinas ginagawa? Hindi na tayo nag-aangkat at dahil dito ay nakakatipid na tayo sa aspetong ito. Alam nyo rin ba na kahit hindi dito gawa ang mga barin na gamit ng AFP, ay may kakayanan na tayong magsagawa ng basic repairs at maintenance? Muli ay nakakatipid na naman ang ating bansa. Salamat sa government arsenal na nasa ilalim ng pangangasiwa ng Department of National Defense. Taong 1957, isinabatas ang government arsenal at noong 1967, isinagawa ang groundbreaking ng government arsenal sa Camp General Antonio Luna sa Lamaw, Limay, Bataan. Ang kampo na kinalalagyan ng government arsenal ay ipinangalan kay General Antonio Luna na siyang inappoint bilang Director of War noong June 1898. Ito ang nagtataguyod ng mga plano at mga programa para sa pagkakaroon ng mga high quality na mga small arms, mortars, mga armas at mga munitions na gamit ng ating sandatang lakas. Patuloy ang mga pagsulong at pagbuo ng mga plano upang maging mas kapaki-pakinabang ang ahensyang ito. Hindi lamang ang paggawa ng mga bala at baril ang ginagawa ng arsenal, bagkus sila rin ang namamahala ng mga pinagbibili at ini-export ng mga bala sa ibang bansa kung kinakailangan. Mabusisi ang pagbuo ng mga munitions. Alamin ang interesanting bagay na ito sa kwentuhan kasama si Ms. Elaine Fuentes. Ako si Ella Husay at approve sa amin ang government arsenal. And we are back, mga kaibigan. Again, we'd like to greet you another isang magandang gabi at kailangan ay magmaganda gabi rin tayo sa ating guest of honor today kasi it's a privilege what we are going to feature for today, the first time that it has been done. So, huwag na natin patagalin. Ang ating pong kasama ngayon ay si Major General Jonathan Martir ng Armed Forces of Philippines. He's retired but he's now the Director of the Government Arsenal. Magandang gabi sa inyo, sir. Good evening, Elaine. Okay. Alam niyo bang, sa tagal-tagal ko dito sa Pilipinas, ngayon ko lang nalaman na meron parang such a thing as the Government Arsenal na nagmamanufacture ng bullets, among other things. Yes, the Government Arsenal, since its inception in 1967, it has always been considered a restricted defense installation. A restricted defense installation system. Ibig sabihin, off-limits
Kahit yung military, hindi everybody in the military can access it? Yes. Only those authorized? Yes. Okay. Even foreigners, as director, I cannot allow even foreigners to come in. I have to have the direct permission from the Secretary of National Defense. From the Secretary. So, yes. Cabinet level? Cabinet level. Okay. Now, things have changed though through the years. At malaking kinalaman dito doon sa modernization na ating isinasagawa plus the changing needs. Mm-hmm. Okay. But the government arsenal was not just created by a person or on a whim. Ito ay created by Republic Act 1884. So, isang batas. Yes. Passed by Congress, okay, at pinirmahan sa Malacanang. Yes. Okay. Ibig sabihin, hindi pwedeng kahit sino lang ang magdesisyon ng pupuntahan ng government arsenal. They attempted that twice in its history, but it always faltered because of Republic Act 1884, commonly known as the Canleon Law. Okay. And of course, Canleon is the former senator. Yes, former Secretary of National Defense, former senator, and a World War II veteran. Okay. Who recognized the importance of establishing an government arsenal. Okay. What exactly is an arsenal? Pag sinabi kasing arsenal, weapons. But dito sa government arsenal in Bataan, ano talaga ang involvement ng arsenal sa kabuuan ng ating depensa? Well, ang arsenal natin provides, when you say it's arsenal, it provides not only ammunition, then that would become an ammunition plant. Right. It should be able to stockpile, repair weapons, and manufacture weapons. Okay. Manufacture weapons. Okay, dun muna tayo sa dun sa ammunition part. Yes. Okay. Dati, nagkaroon tayo ng issue because yung supply ng, kasi marami tayong barrel, wala naman tayong bala. Yes. So, ang gagawin natin sa barrel, titingnan lang natin yung barrel. So, useless siya kung walang bala. Before, ay nagmamanufacture na pero hindi pa 100% ang nai-supply natin. Yes. That was what year, sir? When the arsenal was conceived, it was supposed to support only 50,000 armed forces. Okay. But since 1970s, when martial law came in, at more than doubled yung kanyang population, yung kanyang limit na at least mga 13 to 15 million a year was not sufficient to fully provide for the enlarged or bigger armed forces that we have today. Right. So before, ang largest na production natin when it comes to bullets ay 13 million to 15 million. Yeah, 15 million. Okay. And we are glad to report to you via approve of Net25 that we are now producing 30 million. 30 na ngayon, hindi na 1-3. 3-0 na siya. And that equates to how much of the requirement of the armed forces? The 15 million was only about 57% requirement of armed forces. The 30 million now is fully capable na kami to provide yung small arms ammunition that we manufacture for the armed forces. Okay, so 100% ng small arms ammunition. And of course, this is just belonging to the first phase of the development as projected by your leadership here in the government arsenal. No, sir, meron din kayong projection na hindi lamang ang armed forces natin ang masusuplayan natin ng enough na bala. Yes. Kasi mahirap nga naman lumaban yun, sir, no, na nagtitipid ka ng bala. Niisip mo, no, bukas pa, meron sa susunod pa, especially pagka hindi pa ang mission accomplished, nagtitipid ka. Samantalang kung meron na tayong supply dito, that's one less worry. Well, it being ammunition or weapons being manufactured in the Philippines, it makes it cheaper. Right. It creates jobs. Right. It improves the economy. And it's accessible. And it enhances self-reliance. We don't have to depend on other countries for our defense needs. Right. Okay. Now, kasi di ba yung mga made in, merong mga ano na yan tag along na yan na kumbaga parang stereotype. Yeah. We would like to break the stereotype na we had before na substandard kapag ka made in the Philippines. Pwede mo ba ikwento sa amin, sir, kung ano ang quality ng bullet? At siguro nakita nyo naman doon sa ating video package kung gaano kabusisi. Ilang step process just for cutting it and then for shaping, just the case. Di pa natin pinag-uusapan yung bullet. Di pa natin pinag-uusapan yung the rest of it. So, how do we compare, sir? Well, like I said earlier, during our tour, one of the greatest strengths ng arsenal when I came here 4 years ago was its quality. Yes. And quality can be seen sa quality ng kanyang laboratories. Mm-hmm. There are 4 laboratories that ensures that ammunition manufactured by the arsenal is safe, reliable, and accurate. Mm-hmm.
And we do have parallel testing with other ammunition we procure from other manufacturers. Kino-compare namin yan with our, through our laboratories, kino-compare namin yan. It's either we are equal or not better. Okay. Equal, if not better. Better. Okay. These are foreign manufacturers. Alright. Now, bago natin pag-usapan kung sino ba si General Jonathan Martyr at bakit siya napunta dito, ano yung kanyang background, tanong ko muna sa inyo, Sir Costing, of course. Mm-hmm. Ngayon, kapag ka cost ang pinag-uusapan, we are all alert because mm-hmm. we don't have money to spare. Yes. Kamusta naman ang savings natin? Komo dito natin ginagawa ang bullets? Malaking savings ito. Like I said, it's... when I took over about 4 years ago, mm-hmm. the costing was pretty high. Okay. Even about higher than the mga imported mm-hmm. Ammunition. By the rule of Wirtz Academy, Economics 101, mm-hmm. you produce more with the same number of labor, even right. a little higher, the cost goes down. Mm-hmm. So I simply, and kailangan din natin, I simply increase yung production. Mm-hmm. And we are still continuing, since 2010, we have been continuing increasing production. After we have reached yung 30 million this year, next year we might be doing 45 million. Wow. Okay, next year. Yeah, that has drastically brought down yung aming cost of ammunition. Okay. Now, let's go to General Jonathan Martyr. I've heard from our research is that you've led quite a unique career in the military. Mm-hmm. Bakit unique, sir? Saan ka ba galing sa military? Well, I came from the Philippine Marine Corps. Okay. And then your specialty when you were an active military guy was? I was infantry. Okay, infantry. But your specialty is about? Well, ang basic ano ko, exactly infantry. I grew up in the field. I commanded units sa Southern Philippines, mm-hmm. Insurgency up to deputy mm-hmm. brigade. But sa amin kasi, there are times that you are assigned to the field when you go back for garrison duty. So most of my assignments sa garrison, I was mm-hmm. assigned as a weapons communication electronics officer go. Ng Marine Corps. Mm-hmm. Later on, I was the first Marine to be assigned sa Navy staff right. in charge of naval weapons, communications, and electronics. And you are the first here in first Marine to be assigned sa arsenal. Okay, so yun ang uniqueness noong pagkaka-assign mo dito. And being... an expert in weapons and communications. Can you tell me the factor of quality when it comes to bullet and fighting a war? Gaano kalaki yung weight? Di ba pwede? Kasi di ba, bullet is a bullet, okay. So, gaano kalaki yung impact nung, kasi nakita natin talaga napaka-busisi, ano? Yes. Talaga lahat, pati weight, pati laki, pati kapal, lahat nandun na, pati dent, pati gasgas. Bakit ba importante yun? Well, firstly, anong purpose ng ammunition mm-hmm. is to be used in a weapon so you can hit a target. Right. And to hit a target, you have to be accurate. Okay. So the factor is actually a very accurate ammo and mm-hmm. a cartridge, of course, equal very accurate shooter also. Alright, so efficiency. Efficiency. Okay, and being accurate, of course, can also equate to saving yeah. your life. Yes. Okay, and preserving. Another is it has to be reliable. Right. It should function flawlessly inside a weapon. Right. And on a larger scale and on a wider horizon, pagka ganun ka-efficient ang bullet natin, ganun ka-efficient ang firing natin, ganun ka-efficient ang ating mga soldiers, the preservation of peace, which is essentially the goal and the obviously. Role of the soldier. Ang soldiers po kasi hindi nandyan para makapag-gera. Ang soldier po nandyan para kung may gumiyera sa atin, eh, meron tayong pang-depensa. Tama, yes, sir? Yes. Okay. Hindi pa tayo tapos, mga kaibigan, kasi may makakasama pa tayo dito. Magbabalik ka ako. Dapat mag-focus nila sa problema ng bayan. Dapat naman no, pagbigyan naman muli natin ng mga iba na naghahangad na manunungkulan sa ating bayan. Puro pa nga ako kami saan. Yung 1,000 mo, parang kakunti na lang yung nabibigay. Before marami. May init na isyu ng lipunan. Mga isyong nakaapekto sa mamamayan. Uusisain, lilinawin sa ganang mamamayan. Kasama mga batikang komentarista, former Congressman Attorney Dante Marcoleta,
Eh, minumungkahi po ng saganang mamayan. Galawin na po ninyo para mapalapit na po tayo dun sa zero. Gagalaw din yung income mo. Depende sa galaw na ikutin niya. At Jen Subardiaga. Sa atinong mga kababayan, makipaghuntahan kayo, makipagpaliwalagan kayo sa amin sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo ng reaction ng mga opinion. Ang atin pong Vox Populi, boses ng masa sa araw na ito. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. May karapatan kang iparating ang iyong opinyon. Wala rin mangyayari kahit nabigyan siya ng emergency power. Wala eh, wala na rin pag-asa naman eh. Ano nangyari? Narong tumaas ang power eh. Yung halaga, hindi yung kuryente. Sa ganang mamamayan. Welcome to Comp General Antonio Luna, Government Arsenal, Department of National Defense, home of the famous RPA quality ammunition. The Government Arsenal is one of the five bureaus under Department of National Defense. The Government Arsenal, a civilian line bureau of the Department of National Defense, is a creation of Republic Act No. 1884, which was enacted into law on June 22, 1957. Construction and installation of equipment started soon after the groundbreaking ceremony at its present site here in Lamao, Limay, Bataan on October 12, 1967. Following the completion and guarantee tests of the manufacturing plants and facilities in 1972, pilot production started in 1973, and by April 1974, the arsenal had produced its first million rounds of small arms ammunition. Since then, it has continuously supported the small arms ammunition requirements of the armed forces of the Philippines, and to some extent, the Philippine National Police. The arsenal mission is to design, manufacture, procure, stockpile, and allocate small arms, weapons, ammunition for these weapons, and other munitions for the AFP, PNP, and other government law enforcement agencies, and to sell and export excess products. The arsenal vision is to achieve self-sufficiency in ammunition and other munitions for use of AFP, PNP, and other government agencies. The arsenal's mandate is to perform the functions provided for under Republic Act 1884 and the Administrative Code of 1987, as well as in Republic Act 10349, Executive Order Number 303. Under the Administrative Code of 1987, the arsenal shall be responsible for the following: establish, operate, maintain, and secure the government arsenal, formulate plans and programs to achieve self-sufficiency in small arms, mortar, and other weapons and munitions, design, develop, manufacture, procure, stockpile, and allocate small arms, mortars, and other weapons and munitions without the necessity of obtaining any permits or licenses, and devise ways and means for the efficient mobilization of the civilian industry to augment the production of the government arsenal in times of emergency, and perform such other functions as may be provided by law. Under Republic Act 10349, otherwise known as the revised AFP Modernization Law, the arsenal shall be effectively utilized in the production of basic weapons, ammunition, and other munitions for the use of the AFP and the PNP, and for the sale and export of products in excess of AFP-PNP requirements. The Bureau may use such production facilities as it may own or be provided with under this Act, or as it may arrange under joint venture, co-production, or similar arrangements with local and foreign entities. While under the Executive Order No. 303, dated March 29, 2004, stated that
The AFP, PNP, and other government agencies are hereby directed to source their small arms ammunition and such other munitions requirements as may be available for the government arsenal. Nandito pa rin tayo sa Libre Bataan, sa Government Arsenal, at ang kasama naman natin makakakwentuhan ngayon ay dalawang Ginoo muli. At ang isa ay isang inhinyero at isa ay isang sundalo. Let's welcome Lieutenant Colonel Noel Q. Siya po ang Military Advisor ng Small Arms Repairs and Upgrade Divisions, at si Engineer Jose Bobadilla, Superintendent naman ng Case and Bullet Division. Good evening, gentlemen. Good evening po, ma'am. Kumusta kayo, sir? Okay lang. Napagod ba kayo sa tour natin? Actually, pang-araw-araw naman namin yung trabaho. Right. Okay. Kami, aminin namin, medyo na-overwhelmed kami kasi wala kami ka-idea na ganun pala kabusisi, ganun pala kahaba ang proseso, ganun pala katindi ang checking at cross-checking at quality control dun pa lang sa casing, pati dun sa bullet. At yung ating restrictions for security because of the explosives component, ganun din katindi. Okay, and we would like to salute the men and women who are involved in the processing and the manufacture of the bullets here at the government arsenal. See, sir, I'll ask Lieutenant Colonel Q muna. You have experience in the field. Yes, ma'am. We have. Okay. So I'd like to ask you, kasi small arms yung advisory ka, no, for repairs and upgrade. How efficient, sir, how essential is it for a soldier to know, to be assured na yung gamit nila, bullets and weapons, will function as their design kapag combat na? Okay. Unang-una, yung sa aming mga kasundaluhan, no, mas maganda yung armas namin ay well-maintained. At kampante kami at very confident kami na gagamitin namin yung armas na walang paltos, lalo na sa panahon ng bakbakan o anumang sakuna. Okay. Sir, ang paggamit ninyo ng weapons, kasi pag sinabi nating weapons, of course, yung fear nandyan, ano? Okay. Pero merong another take dyan ang ating mga sundalo. It's not supposed to instill fear but to reassure. Yeah. Paano mo yun i-explain, sir? Kung ang sundalo natin ay alam nila na may tiwala sila sa baril nila at gagana ng 100%, I'm sure na wala tayong kaba, na very confident yung mga sundalo natin na makipaglaban. Weapon ay pwedeng katakutan, pero on the side of the thinking of a soldier, hindi ganon. May iba siyang take. What is this? Yeah, yung mga sundalo natin, pag nabigyan natin ng tamang kaalaman na ang bala natin at baril ay function 100%, wala po silang kaba na kapag makipaglaban o kung anumang panahon o mahirap man ang panahon or sa ibang sakuna, prepared sila na gagamitin yung armas nila. Okay. Pabalikan natin yung sa soldier side of this whole issue. Si sir naman, kasi engineer eh. Medyo takot akong magtanong sa engineer kasi pagka-engineer, mga numero kaya yung tinatakil nila dyan. At it is supposed to be an exact science. So even in the manufacture of the bullets, you employ itong science na ito. Yung moisture, yung integrity ng metal. How did we come about this knowledge, sir? Dito na ini-employ natin dito. Actually, yung mga metals natin po imported naman lahat yan. At meron tayo ditong laboratory, the Quality Assurance Division, na nag-check ng quality ng ating metallic raw material. Pero I heard from somewhere, a little bird told me na may mga instances na yung ating product dito ay mas maganda pa ang quality doon sa mga galing sa ibang bansa. Paano natin nagawa ito, sir? Actually, sinusunod natin dito, meron tayong mga sinusunod na
US military standard. Okay. Meron din tayong NATO standard. Okay. At dahil ang ating user ng ginagawa natin na ammunition dito ay AFP lang, so sinisigurado natin na ang quality ng product natin is 100% talagang okay. Effective. Okay. Yung dami ng procedure, pwede ba nating tansyahin kung ilan yung step just to produce a bullet from having the raw materials? Andiyan na yung raw materials. Mm-hmm. Ilang step siya approximately, sir, before we can actually come out with a bullet na ilalagay na natin doon sa kahon? Actually, sa case manufacture lang, sabi ko nga sa inyo kanina, 23 processes lahat. Okay. Sa case pa lang yan? Case pa lang yun. Sa bullet, almost the same. Pero dahil sa yung itinuro ko sa inyo kanina na modern equipment, na-reduce na siya from 21 to 12. Okay. 12 processes. Ah, so yung sinasabi mo, sir, na dati 10, tapos ngayon, isang machine na lang siya. Isang machine na lang siya. Tapos yung isa, tatlong machines, naging isang machine na lang, yung kadarating lang. Okay. And we are continuously upgrading our systems and our equipment. Meron pa kayong darating yata, sir? Meron pa kaming 3 equipments na dati. Okay. Alright. Pagdating naman sa quality ng ating labor, how do we make sure that the quality does not deteriorate as we upgrade our equipment? Sa labor, sir. Actually, pagdating dyan sa labor, ano, kasi ang nakikita ko, lalo na sa present setup ng management ngayon, kasi ang quality ng labor, dumidepende rin sa, siyempre, nasa sa taas. Right. Kung maganda ang binibigay na mga benepisyo, eh, ang ganda naman ng suporta na binibigay ng management dito sa amin, kaya yung labor namin, maganda rin in return, maganda rin ang binibigay. Performance nila. Oo nga, kanina sa paglilibot natin, parang ang sasaya nila lahat. Parang feeling ko pumapasok ako sa isang fast food store. Laging, morning ma'am, morning, di ba? Okay, saya nila. Saya ng ating mga involved sa manufacture ng bullet. Balik naman ako kay sir. Sure. Ano naman, sir, ang feeling sa palagay niyo? And can you try to speak for the soldiers knowing that the bullets are within reach? Nandito lang sila. Hindi na tayo maghihintay kung kailan ba yung susunod na shipment. Hindi na natin iniisip na baka ito during shipment ay nabasa o baka sa storage medyo na iba na yung quality. Kasi alam nyo, nandito lang, fresh na fresh eh. Yeah, yeah. Okay. So, on our part naman dito sa government arsenal, yung ating AAP ay laging na bigyan ng impormasyon regarding sa mga bala natin. Mm-hmm. Lalo na sa amin, sa mga kasundaluhan, it's within reach lang kami. Anytime, lagi silang tumatawag sa amin at nagtatanong kung ano na ba ang kalidad ng ating mga bala. Mm-hmm. At sinasabi namin na yung government arsenal ay yung produkto natin ay maganda. At par na at mas maganda pa kaysa ibang bansa. Okay. Gano'ng katagal na kayo, sir, sa servisyo? I've been 18 years in the service. 18 years in the service. And how long have you been here in the arsenal? Tatlong taon na po. Tatlong taon. Ano, sir, ang mga pinaka magagandang lessons na natutunan niyo sa pag-stay niyo dito sa arsenal? Unang-una, yung training dito sa government arsenal. At malaki ang naitulong sa amin, lalo na sa mga kasundaluhan, sa knowledge na binigay ng government arsenal sa pagkukumpuni ng mga baril. Kung nasa field pa ako, ang ginagawa ko lang ay puputok, gumamit. Pero dito, mas nadagdagan yung kaalaman namin. Dahil naman sa ating buting director at lagi na lagi siyang nagpapadala ng mga training, hindi lang dito sa local, kundi sa abroad. Right. At pinalawak niya, sir, no? Ang nare-reach ng know-how na ito, mas malawak. Opo. Okay. Tapos tayo sa military side, babalik ako doon sa kami, civilian. Sir, how does it feel like to be working with the military as a civilian and practicing your chosen profession, which is engineering? Actually, kahit sila na military sila, hindi naman nila kami itinitreat as yung ordinaryong empleyado rin eh. Parang naandito sila, since this is already a civilian bureau, actually, ang director nga namin, civilian na rin yan, right. Although pero dati siyang military. Right. No? Pero ang treatment nila sa amin, at ang treatment namin sa kanila, civilian kami. Okay.
Siyempre, ang military na andyan for security, nakasuporta sila sa amin. Okay. Dahil siyempre, itong Bataan, medyo merong konting... There are issues, There are issues. It's in everywhere else. Okay. Now, from the point of view of a civilian, ano naman pwede mo sasabihin sa ating mga kababayan dyan regarding working with the military and supporting our military as a civilian? As a civilian, kasi sa akin, kung sa in my point of view, walang pagkakaiba ang paglingkod ako sa military at kahit sa civilian. Although, this is my first, since my graduation sa Kuleyo, dito na ako kasi nag-start ng employment. Kaya wala akong nakitang against sa military at saka sa civilian. Pagdating ko sa work attitude, pagdating ko sa ang tawag dito? Prinsipyo. Okay, sa prinsipyo. Ganun din. Wala naman ako nakita. Hindi naman sila nagiging, hindi naman kami discrimination. Hindi naman minimilitarize yung as kami as civilian. Okay. That's a good word to use, sir. At I think essentially what you're saying is that here and even outside, we're all Filipinos. We're all just Filipinos. Sir, as a soldier, baka gusto mong kausapin ang ating mga kababayan. Because before, in the previous years, meron divide yan eh. Military is military, and civilian is civilian. Para bang may sarili siyang, para magkaibang bansa, isang Pilipinas yan. But now things are changing through yung pag-access natin ng information like this one. Baka gusto mong kausapin ang ating audience na sabihin mo sa kanila, kami Pilipino at kaya kami sundalo ay dahil sa inyo. sa lahat ng mga nakikinig, no, yung mga kasundalo na hindi dapat pagtakutan. Kami rito ay nagsusuporta sa ating mga kababayan at tungkulin namin na pangalagaan at ang kapakanan ng ating bansa. Okay. Very well said, sir. Mga kaibigan, ang ating po nakasama, isang civilian at isang still active in the military, si Engineer Jose Bobadilla, ang superintendent ng Case and Bullet Division Manufacturing ng ating government arsenal, at si Lieutenant Colonel Noel Pugh, ang military advisor naman para sa Small Arms Repairs and Upgrade Division dito pa rin sa government arsenal ngayon. Nandito na tayo. Nakita ninyo na ang footage na ang pag-inaugurate ng museum. There are still so many plans in the future. Aalamin natin yan sa pagbabalik natin dahil makakasama natin uli ang director ng government arsenal. Sandali po lamang.